wala pang pangalan, basta 185,000 para sa isang delivery ng bigas yan. Mamaya na. And we are live. Magandang araw po sa lahat ng aking viewers at supporters. Higit sa lahat, magandang umaga po at mabuhay kayo. Gusto ko po sana i-share nyo tong video na to para lang linawin yung ibang mga bagay-bagay. Okay? At siguro po sa panahon ngayon, hindi ko po alam kung ano yung iniisip ng mga taong nasa lingko. Maaaring ako yung pinagpaplanuhan na nila. Hindi ko po sila kilala. Siyempre yung mga tinamaan sa vlog ko. Anyway, yung sa akin lang naman po ay vlog lang yun. Okay? Vlog po yun, challenging all the good men out there to come up and help people. Opo. Ngayon po, naka-schedule po ang yung isang truck na bigas po. Mamaya po magla-live ako para sa ating pong barangay Ugong Norte sa pangunguna po ni Capiasi. Okay po. Meron lamang po ako lilinawin na may mga lumalabas po na account na ako daw po ay magbibigay ng GCash 5,000 each. Hindi po 'yon totoo at hindi po ako ang may gawa noon. Makikita nyo naman po yung account kung bagong gawa or luma na yung account. Kung luma na po yung account, ito po, ito lang po ang nag-iisang account ko sa Facebook. Wala po akong ibang account. So, ginagaya po nila yung account ko para po, alam nyo na, para sirain po tayo. Pero isa lamang po yung aking paninindigan. Katulad po nung sinabi ko, pipilitin ko pong abutin lahat ng mga mamamayan natin na naghihirap, na kailangan ng tulong natin. So, yung para po dun sa mga humihingi pa ng tulong, mag-subscribe lamang po sa aking YouTube channel. Yung aking pong YouTube channel ay may less than 400,000 subscriber. So, kung makikita nyo po, may mga gumagaya na po ng account ko para po sila ay, alam nyo na, kung ano man yung kanilang intention or so what, kung ano po, hindi ko po alam kung ano yung intention nila. Regarding po dyan sa kay Norman Mangusin and Francis Marcos, lilinawin ko po, Norman Mangusin and Francis Marcos are the same person. But hindi po ako ang may gawa nun, yung aking pong ina. Kung ano po yung pangalan ko, nanay ko po ang nagpangalan. Hindi ko po pwedeng sisihin yung nanay ko, buhay ko po, utang ko po sa kanya. Pero both names po ay wala pong ginawang kriminalidad. Opo. Yung pong mga binabatong picture na may hawak daw po akong fake na gold bar, ay yun po hindi totoo. Nakalkal lang po yung litrato ko na yon. Yung pong gold na yon ay inipong ko po at pinagawa ko pong bar. Yun po ay tunay na gold na iniregalo ko po sa aking kaibigan. Yun po ay totoo. Iniregalo ko po kay Bernard Chong yung gold na hawak-hawak ko. At regalo ko po yun sa kanya. Ibinigay ko lang. So, hindi po ako nagtitinda ng gold. Wala po akong ganyan. Hindi po ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Ha? Medyo lilinawin ko lang. Oh. Yung picture ho na lumalabas na may hawak akong gold bar at nagbebenta raw ako ng fake na gold bar, wala pong katotohanan yon. Yung pong hawak ko na yon ay totoong ginto ko po yon. Totoong ginto po yon na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko hong patunayan na yan ay binili ko. Kahit sa Aranki po, magtanong kayo, binili ko po yan kay Bobot Bilibiran. Diyan po ako namimili ng gold. Kada may ipon po akong pera, binibili ko po ng gold. Hanggang sa dumami na, tumimbang na po ng marami, pinatuno ko po at pinagawa ko pong parang gold bar. Opo. Ngayon po, yun po ay totoong ginto. Hindi po yun peke. Yun po ay iniregalo ko at hindi ko po ibinenta. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin po yun. Pero hindi po yun akin. Kaya lilinawin ko lang po, I never sell gold bars. I'm not engaged into that kind of business. Para maliwanag po. Hindi po ako na-involve sa ganyang business. Regarding naman po doon sa isang kaso na binabato na ako daw po ay nag-bail lang, hindi po totoo yun. Nakasuhan po ako sa Mindanao, kasalukuyang ako'y nag-humanitarian. Nung malaman ko pong may nagkaso sa akin, nalabasan ako ng warrant, diretso po ako sa Surala, South Cotabato Police Station, voluntary surrender po ako doon. At nag-bail po ako hanggang sa na-dismiss po yung kaso. Regarding naman po yung kaso sa Pampanga, yung po ay acquitted sa Regional Trial Court. Talaga pong malinis ang pangalan ko. Uulitin ko po,
Norman Mangusin and I is the same person. I use both name, but not because I wanted. Because my mother, this is your name. This is your right. Anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. Yun po ang sabi ng aking ina. So alaga naman pong kontrahin ko yung nanay ko. Una, hindi ko po ginamit yung pangalan kong Francis Leo Marcos para manloko ng tao. Kung makikita nyo po, yung Francis Leo Marcos, wala pong ginawa yan kundi tumulong sa kapwa. 2008 pa po, ginagawa ko po puro pagtulong na. Wala pong ibang ginawang kakakaalibasbasan yan. Marami lang ako talagang naiingit sa akin. Yun po yun. At may balita po ako na ako po ay dinimanda na. Pero hindi ko po alam kung sino sila. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero wala lang ho silang mahalungkat talagang ikakaso sa akin. Yun po yun. Ngayon po, ako po ay maninindigan dito sa aking ginagawa. Kaya ako po ito yung ginagawa. Tulong na rin po sa ating mamamayan. At may isip lamang po akong tama na kailangan ng gobyerno ang mga katulad natin. Nung mga bayani pang katulad natin. Yun po. Kung ako po ay may kriminal na ginawa, kasuhan nyo ako, haharapin ko ho yan sa korte. Ayun ho yun. Pero so far ho, wala po akong natatandaan na ginawa kong masama. Kaya po, para po doon sa mga gumagawa ng fake news sa akin, yung pong mga picture po, nakita ko po, may picture ako, may hawak na gold bar, at ako daw ay nagtitinda ng faking gold bar, ay wala pong katotohanan yon. I never enter into any kind of transaction like that. I even defend doon sa mga tao na kilala niyo po ba si ganito, dahil meron po silang mga organization na magbibigay daw ho ng pera ang galing sa kayamanan ng mga Marcoses. O hindi ko po alam at wala pong katotohanan yan. Yun po, binabalaan ko sin natin na huwag silang magpa-engage sa mga ganyang activity. Opo. Yun po, basta po, ako po, ang aking layunin lamang ay yung makita ang ating mamamayan na kahit papano meron tayong magawang tulong sa ating republika. Hindi po kaya ng gobyernong sustinahin ang lahat ng pangangailangan ng ating mamamayan. Kung may tinatamaan po sa aking vlog, pasensya na po kayo. Ang intensyon ko po ay malinaw. Gisingin lang ang mga natutulog na kabayanihan sa bawat mamamayang Pilipino, especially po dun sa mga mayayaman, na pwede po tayong tumulong ngayon. Ngayon po ay may epidemya. May epidemyang kinakaharap ang ating lipunan. Higit po nila tayong kailangan. Nakatulong tayo sa ating mamamayan, natulungan pa po natin ang ating gobyerno. Ngayon po, i-deliver po yung bigas para dyan sa Barangay Ugong Norte. Isang truck pong bigas yun. Yun po ay tulong ko para sa Ugong Norte. At nga po pala, para doon sa mga nasunugan dyan sa Quezon City, na sinabi ni Mystica, si Mystica po, medyo exposure po yan, pero kahit papano, yan po ay kaibigan ko. Kahit po ang tao ay kahit ano pa ito, ito po ay mabuting kaibigan sa akin, so tinatanggap ko po siya bilang kaibigan. At talaga naman pong kaibigan ko po si Mystica. Kaya po nung nagsabi siya sa akin na kailangan daw po ng tulong dyan sa mga nasunugan sa Santo Domingo, Quezon City, yung Santo Domingo, Quezon City, makakaasa po kayo, makikipag-coordinate na po sa inyo yung aking pong mga tauhan para po mabigyan po kayo kahit na 50 o hanggang 100 kabang bigas po. Yan po ay para bukas, kung darating na po yung bigas natin bukas. Yun lamang po mga kaibigan, at binabati ko po yung aking kaibigan, yung aking tao ha, from San Francisco, California, na sumagot sa aking challenge na naglabas din po sila ng 100 kaban na bigas. Ah, hindi pala, 1,500 sacks na bigas. Ah, naglabas po sila para dyan po sa Cagayan de Oro City. Mabuhay ka, Jay Tulon. Kung sino man yung uncle mo na naglabas ng 1,500 na kaban ng bigas para dyan sa Cagayan de Oro City, mabuhay po kayo. Maraming salamat po at sinagot nyo po ang aking challenge. Yun po. Uulitin ko po para dun po sa mga gumagawa ng account, na ako daw ay fake gold bars. Ay hindi po totoo yun. Yung gold bar ko po, totoong ginto po yun. At hanggang ngayon, pwede ko pang kausapin yung taong pinagbigyan ko na pwede niyang ilabas at ipasuri. Yun po ay tunay na ginto. Hindi po ako nagbebenta ng ginto. Nagbibigay po ako sa mga taong mahal ko. Yun po yun. So yun po, inipon ko po dahil po sa kabutihan loob ng aking kaibigan, wala ho akong maibigay sa kanya, kaya binigyan ko po siya ng nung pinakamahalagang bagay
na yon sa akin. Yun po ay tunay. Hindi po ako na-engage sa kahit anong selling ng mga ginto-ginto na yan. Wala pong katotohanan yan. Now, uulitin ko po. Kung ano po ako ngayon, hindi ko po ito kasalanan. Hindi po ako pwedeng mamili ng pangalan eh. Nanay ko po ang may gawa eh. Pinangalanan ako ng nanay ko na ganito at suddenly sinabi niya, ikaw yan anak, akong bahala, karapatan mo yan. So yun po, hindi po ako pwedeng mamili. Hindi po ako yung nagsabing ito yung gusto kong pangalan. Wala ho eh. Nanay ko po eh, pwede ho ba akong mamili? Eh inako ho yun. Dito na ho ko sa pangalan ko na to nakasuhan, na na-acquit ako. Dito ho yung TIN number ko, dito ho yung lahat ng identity ko. Eh ano hong gagawin ko sa sarili ko? Di ho ba? Para matapos na ho yung mga ganyang issue, eto na ho, maririnig nyo ho mismo sa bunganga ko. Pero kahit sino pa man ako at kahit ako pa man daw si Lucifer, susundin daw po ako ng tao dahil sa ginagawa ko. Hindi po ganun, mga kababayan. Ang sa akin po, gusto ko pong makatulong. Hindi po ako namumulitika at wala akong pakialam sa politika. Ang dahilan lamang po, siguro Marcos ako, dahil yun po ang binigay sa akin ng aking ina, wala naman ho akong magagawa, yun na ho yun. Siguro yung aking ina ay masyadong inspire ho sa kabutihan at kagalingan ng dati. Kayong tumawag sa messenger ko at ako ho'y nagla-live. Pwede ho, ayun na. Nakahang na po yung aking messenger. Mamaya po, makikita nyo po na yung isang truck na bigas, maya-maya lang po siguro, mga 2 oras mula ngayon, makikita po nyo yung isang truck na bigas na dadalhin na po dyan sa Barangay Ugong Norte. Ayan po ay tulong ko para sa mga constituent ni Kapitan Yasi, ni Kap Yasi. Yun lamang po. Asahan nyo po, ako po ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Yung pong mga request nyo, paki-message lang po yung aking YouTube channel. Kung ano man po yung kikitain ng YouTube channel na yan, ipamimigay ko rin po sa mga taong bayan. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po yung aking pagtulong. Kung matatapos na po itong COVID, ako po ay titigil na. Hindi na rin po ako magbablog sapagkat babalik na po ako sa aking hanap buhay. Ako po ay may mga konting negosyo. Meron po akong furniture shop. Meron po akong plaisdaan. May mga lupain po ako sa norte na tinatamnan. Actually po, nakapagbenta po ako last year nung 2 years ago ng lupa sa norte na almost 50 hectares po. Yun po yun. Nagbayad naman po ako ng capital gain tax at kumpleto po yung mga pinagbabayaran ko. Yung pong mga pera na yun po ay nasa akin. Yun po ay ipinamimigay ko ngayon. Yun po yung aking sinasabi. I'm willing to sacrifice things that I have in the sake of Filipino, which is inspired by my mother. And my mother are aspired and inspired by the good things and the good deeds of the former president and the former first lady. Yun lamang po. Wala po akong ano rito. Wala po akong ini-endorse na kahit na sino. Wala rin po ako po pamumulitikang ginagawa dito. Ayun po. At yun po, abangan nyo na lamang po yung aking susunod na challenge. Pakishare po itong video na to, pakishare po yung live ko, pakishare po yung vlog ko. At please, hindi ko po alam kung ito po'y mawawala na naman, just follow me on my YouTube channel. Message nyo po ko ron, nire-review po ng aking secretary, ng aking mga kasama, na si Layam, yung inyong mga request. At katulad po, kahapon, dun po sa aking YouTube channel, ay nakita ko nga po na may mga taga Santo Domingo daw po na higit na nangangailangan ng tulong, yung pong mga nasunugan daw po yan. Sige po, Santo Domingo, 100 kaban, ikinukumit ko sa'yo. Santo Domingo, 100 kaban, bukas, pwede nyo na pong kunin. At coordinate na lamang po doon sa tao na yung aking pong administrator, opo, yung mga facilitator po. Yan po. Ulitin ko po, ako po ay masaya na at sabi ko nga po, sa sobrang dami ng batikos at paninira, ipipin down po nila ako, pero kayo po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Masyado po akong na-overwhelm sa milyong-milyong Pilipinong nagmamahal sa akin, pati na rin po doon sa mga taong nagising ko yung kanilang damdamin na sila'y tumulong din at mga nagsipose po na tumanggap sa challenge ko. Maraming salamat po. Kung malalampasan po natin nung epidemyang ito, ako po'y magmamano sa inyong lahat. At kung sakali pong matapos yung epidemyang ito, ay pwede nyo na hong sabihin sa aking ina kung bakit Francis Leo Marcos ang ipinangalan niya sa akin. Kung sino po ako, nanay ko po ang may gawa. Hindi ko po yung kasalanan at hindi ko po yung ginusto. Sa totoo lang po, hindi ko po ginusto.
Pero yun po ang ibinigay ng aking ina sa akin. Ano hong gagawin ko? Ala nga naman, nung magalit ako sa nanay ko, eh buhay ko nga ho, eh, ibinigay niya. Di po ba? Eh siguro, masyado lang hong magaling yung dating Pangulong Marcos. Masyado rin magaling yung dating First Lady. Eh kaya naman yung aking ina, eh, hindi na malaman kung ano yung gagawin. Para lang ako, ninourish niya ako na gawin lahat to. Di po ba? Yun lamang po ang aking sasabihin. Abangan nyo po yung susunod kong challenge, mga kababayan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong share. Hindi ko po alam kung ito po ay mawawala na naman kay Facebook. Pero sana po, bago po ito mawala, please share and watch. At follow nyo po ako sa aking YouTube. At doon po kayo mag-comment sa mga vlog ko doon. Binabasa po nung aking mga kasama ang mga comment doon sa vlog ko. Katulad po kagabi, nabasa po nila na may mga nasunugan daw po dyan sa Santo Domingo, Quezon City. Kaya naman po sinabi ko po kay Miss Elizabeth Lopez de Leon na makipag-coordinate na sa Quezon City diyan sa Santo Domingo para makapagbigay tayo kahit na 100 kabambigas. So yun po, yung inyo pong mga kahilingan ay inaaral po yan ng aking mga kasama sa YouTube channel na pinag-aaralan po niya yung inyong mga request. At kung talaga pong legit na nangangailangan, katulad po ng sinabi ko, hindi po nila ako kayang awatin. Kahit sibatin nila ako, barilin nila ako, tutulong po ako. Uulitin ko po, hindi po ako namumulitika. Pagkatapos na pagkatapos po ng epidemya natin, ako po'y titigil na, mananahimik na ako. Dahil ang gusto ko lamang pong mangyari, makasurvive po ang ating bayang Pilipinas dito sa ating pinagdadaan ng epidemic. Yun lamang po. Hindi po ako humihingi ng abuloy, hindi po ako humihingi ng donasyon, hindi ko po yung kailangan. Kung ano po yung naipong ko, idodonate ko pong lahat. Bahala na po si Batman kung ano mangyari. Basta ang importante po, natupad ko po yung aking advokasya. Mga kabayan, magmula po ako ay nagkaisip, kung kakalkalin nyo po lahat ng bright side, makikita nyo po, bata pa lang akong musmos, wala na po akong ginawa, kundi ang tumulong sa kapwa. Hintayin nyo po yung aking live. Mamaya po, nandun po yung isang truck na bigas para po 200 kaban para po sa Barangay Ugong Norte. Yun lamang po. Follow me on my YouTube channel. Doon po kayo mag-request at babasahin po kung legit po yung request nyo ay amin pong tutugunan sa abot ng aming makakaya. Ito po, hindi po ako nanghihingi ng kahit ano. Ako po, o wag po kayong mag-donate. Hindi ko po kailangan ng donation. Hindi ko po kailangan ng donation. Meron po akong konting ipon, uubusin ko po yon. Pati lahat ho ng pinagbilang ko ng aking mga ari-arian, uubusin ko po yon. Ipamimigay ko po lahat. Kung mamatay man po ako, siguradong sa langit na ako pupunta. Masaya na ho ako doon. Okay na po ako doon. At least may upuan na po ako sa langit. Alam niyo po mga kaibigan, hindi ko po kagustuhan to. Kaloob po ng Diyos na gawin ko to. Ito po yung sinabi niya sa akin. Gawin mo yan. So, gagawin ko po. Wala na akong pakialam. Hindi ako natatakot. Sinabi ho ni Psalm 91, do not fear, for I am with you. Yun po yun. Regarding uuli doon sa issue ko, na Norman and Francis, hindi po ako may gawa niyan. Nanay ko po. Sabi po ng aking ina, karapatan mo yan, anak. Ikaw yan. So, wag po ako sisihin nyo yung nanay ko. Uulitin ko, wala ho akong kaso. May nagbalita ho sa akin, kinakalkal na raw ho yung lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Eh nagkataong wala daw ho talagang makalkal na kaso na ikakaso sa akin. Kaya ang ginawa daw ho, eh nag-uwian na raw ho yung mga magkakaso sa akin. Eh mga kababayan, kung sakali po ano nangyari sa akin, kayo na po ang bahala. Basta ako, hanggat nandito, hanggat tumihinga, tutulong po ako. Wala na po akong pinatasaringan tao. I-challenge ko lamang po yung ibang mabubuting tao dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, na magtulong-tulong tayo, na matulungan din natin ang ating gobyerno, especially ang Pangulong Duterte, na malampasan ng Pilipinas itong pinagdadaanan nating epidemya. Yun lamang po. Na sana po, nananalangin ako na malampasan po natin itong epidemyang ating pinagdadaanan. Yun po. Wala po akong ibang hangarin, wala po akong ibang layunin, na dito sa aking ginagawa, kundi po matulungan. Kung titignan nyo po, 2008 pa lang po, musmus pa po ako. Ako po 40 anyos na, musmus pa po ako. Puro pagtulong na ho sa kapwa yung ginagawa ko, kahit kalkalin nyo po yan. Kahit ulit-ulitin nyo hong kalkalin yan, hindi po ako na-involve sa kahit anong krimen. Wala ho akong pinatay, hindi ho ako nag-knockout, wala ho akong tinapakan tao,
Alam niyo po, lahat tayo may dark side. Siguro po, ako ay ang nakasuhan po ko ng estapa dahil nag-issue ako ng cheque na hindi po nag-post through. Pero yung po ay na-dismiss. Dahil naman po, cheque. Minsan talaga, pagka nauubusan ng pondo, tumatalbog ho yung cheque. Totoo po yun. Pero yung isa po, acquitted po ako at wala po talaga ako nilabag na kahit anuman sa ating saligang batas. Ulitin ko, hindi po ako kriminal. Wala ho akong pinatay. Wala rin ho akong tinapakan at hindi ho ako na-involve sa kahit anong illegal. Okay? Yung sinasabi ho nila na drug, eh kahit ho marijuana, eh hindi ho. Yung talampunay at saka dahong papaya, tinira ko ho yun nung ako'y bata. Yun po yung totoo. So mga kababayan, ito po yung masasabi ko sa lahat po ng humihingi ng tulong. Doon po kayo mag-comment sa aking YouTube channel, wag po sa aking Messenger, hindi ko po siya mababasa, nakahang na po yung Messenger ko sa sobrang dami po ng message. Siguro po nasa 3 million na hanggang kanina yung message. Opo. Sobrang hang na po, hindi ko na rin po siya magamit. Opo. So yun po, panawagan ko po uli. Doon po sa mga sumagot sa aking challenge, nasa taga Cavite, taga Cagayan de Oro City, taga Nueva Ecija, taga Batangas, kung saan-saan napakarami hong nagsisagot, pati doon sa isang radio announcer na si Kadani Oro, maraming salamat po sa inyo, Kadani Oro, sa lahat po. Hindi ko na humabasa yung inyong mga pangalan dahil sobrang dami po ng sumagot sa aking challenge, which is, ang nagbebenepisyo is taong bayan. Ngayon po, hindi ko po alam, marami pong threat sa buhay ko at pinagpaplanuhan ho nila akong mabuti, no? Pero sabi nga po ng Psalm 91, do not fear for I am with you. Malinis po ang puso ko, malinis po ang hangarin ko, kahit itanong nyo ho yan sa mga kaibigang nakakakilala sa akin at hindi at ako'y nagbablog para nga pakiusap na lang at nai-interrupt po yung sinasabi ko. Okay, please. Yung gusto kong mag-message sa akin, doon na lamang po mag-message sa aking YouTube channel. Katulad po na sinabi ko kahapon, may nabasa po kami sa YouTube channel na message po is tulong daw po para sa mga nasunugan sa nasunugan sa Santo Domingo, Quezon City. So, yun po. De-review po namin, tinignan ng aking mga kasama na totoo po talagang kailangan ng Santo Domingo Church. Kung nakikinig ka, Barangay Kapitan ng Santo Domingo, kung sino ka man, hindi po kita kilala. At kahit hindi na po ako magpakilala sa inyo, wala pong problema. Makipag-coordinate po kayo sa aking secretary at sa aking administrator at sa aking facilitator. Or tatawagan po kayo, hahanapin po. At bukas po, makukuha nyo na po ang 100 kabambigas para po dyan sa Barangay Santo Domingo. Yan po ay para doon sa mga taong nasunugan. Pasensya na po kayo, hindi pa ako makapag-donate ng ulam, bigas-bigas muna. Ika nga, pag may bigas, tapos tubig, nakainom na, ay makakasurvive po ang mamamayang Pilipino. Bago ko po tapusin yung aking sinasabi, muli, ini-encourage ko po ang lahat ng mga mabubuting tao. Sabi ko po, we are fighting evil today. And for the only thing that evil go triumph is for those good men to do nothing. Pakishare nyo po ito, pakikalat nyo po itong video na ito para po kahit papano malaman nyo po yung katotohanan. At nga pala po, yung pong mga account na ako po ay magbibigay ng GCash, hindi po totoo yan. Baka yan po ay paaasahin lamang po kayo. Hindi po ganun ang aking ugali. Hindi po ako nagpapaasa, mga kababayan. Kung sinabi ko po, hindi pa ho ako nangangako, ibibigay ko na ho ng diretso. Parang ito pong ginagawa ko, ito po ay hindi ko sinabi kahit minsan. Hindi ko po ito sinabi. Ang ginawa ko lang po, ako po ay umikot sa EDSA. Nung nakita ko marami tayong kababayan nung unang araw ng lockdown nang hindi nakakakain doon sa EDSA, ako po ay nagpaluto ng pagkain at pinamigay ko po. Ngayon po, nung marinig po namin sa aking YouTube channel at sa Facebook na marami pong kababayan na higit ng kailangan ng bigas, higit sa lahat, bigas, kaya naman po ito, ginawa ko po lahat ng aking makakaya para makapag-outsource ng bigas at para maiparating po doon sa ating mga kabarangay, Luzon, Visayas, Mindanao na nangangailangan. Yun po. Ako po ay tutulong hanggat sa aking kahuli-hulihan patak ng aking palabigasan. Actually po, kagabi, naubusan din po ako ng bigas kaya nagpabili lang po ako ng cooked rice.
sa Jollibee. Ayun po. At nga pala, para doon sa aking mga kapatiran, sa Alpha Caparo, mabuhay po kayo, lalo yung Council ng Laguna na talaga naman pong tumulong sa pangunguna ni Dennis Abanyo. Okay po. Maraming salamat po. At dyan po sa San Jose, sa Pugadlawin, binabati ko si Casper Saranya. At meron na rin ho, total, nandito na ako, nagsasalita na ako, yung isang akro po, kung may kapatid po dyan na ang pangalan ay Papay, si Igme, si Papay Igme. Oh, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Papay Igme, ha? Ito masasabi ko sa iyo, makinig ka, Papay Igme. Huwag mong gamitin ang kapatiran para sa sarili mong interes, hindot ka. Ha, Igme? Huwag mong gamitin ang kapatiran para magkapera ka sa mga politikong dinadala mo. Huwag. Masakit sa akin 'yon. Kapatid ako. Ayun lang. Ha? O Casper, mabuhay ka. Dennis Abanyo, mabuhay ka. At sa lahat ng aming kapatiran, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Abangan nyo po yung susunod na live ko dahil yung truck po ng bigas na punong-puno ng bigas, iahatid po yun sa Barangay Ugong Norte kung saan libu-libong mamamayan naman po natin ang makikinabang. Maraming salamat po. Paalam. At please, yung pong mga gumagawa ng account ko na magbibigay daw ng mga GCash, paki-report and delete na lang po. Paki-report and block sapagkat yan po ay mga panirang puri. Yan po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Mahal ko po kayo. Hanggat humihinga po ako, tuloy-tuloy po itong aking gagawin. Maraming salamat po. Bato-bato sa langit, ang tamaan magmagalit.